Hello guys! Ramadan kareem to all our brothers and sisters! For today's vlog, samahan nyo kami at mag-dinner tayo sabay-sabay sa Turkish restaurant. Panglimang araw na nga pala ng Ramadan ngayon at nagfa-fasting kami ni Mr. Kaya naman ako'y walang lakas, hindi ako makapag-talk kaya nag-voice over na lang ako mga meses. Hindi naman masyadong halata, diba? Charot lang! Eto nga at malapit na kami dito sa mall. Nagpabook nga pala si Mr. para sa aming iftar for today's video. Dito nga nagpabook ng iftar dinner si Mr. dahil sabi ko namimiss ko ng kumain ng Turkish food. Ayan, napagbigyan ng inday. Pair booking nga pala sila dito sa restaurant na to, lalo na pag Ramadan iftar kasi maraming tao at para makapag-select ka kung saan ka uupo. At ang ino-offer lang pala nila dito ay flying buffet, hindi siya open buffet. Tara na guys, samahan nyo kami sa ating table. Alam nyo ba na saktong-sakto talaga yung dating namin kasi 10 minutes to go mag-aasan na. Ibig sabihin, pwede nang kumain kaya konting-konti na lang tiniis naming mag-antay. So ganito nga yung setup nila sa table. Pagdating namin, kompleto na yan siya. Nandito na yung starter nila, yung appetizer, salad, soup, at kung ano-ano pa yun yan dyan sa table. Kaya naman, pagdating ng main course, busog ka na. So, ito na nga yung main course, guys. Charan! Dumating na nga at sobrang haba ng kanilang kebab. O, kita nyo yan. From here to there. Isang metro talaga. Paano namin ito mauubos, guys? Sobrang dami! Oh my God! Tara, kain tayo and let's enjoy our iftar! So, ayan guys, nandito nga kami sa DFC. Katapos lang namin kumain. At ang dalawa ay naglalaro. Hi! Say hi! May mga mini stall din pala sila dito sa labas. Oh, ang tawag nila dito ay Ramadan Market. Ayan, ang cute. May mga activities na mga bata. Tiyak na hindi sila mabuboard at mag-e-enjoy sila dito. Hey! 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 Hi! Oh, sobrang late na kaming nakauwi from outside kasi nga dumaan pa kami kay Ate Fatou. Ayan, isisingit ko yung picture niya dito. Hindi kami nakapag-vlog doon kasi syempre ang tagal namin hindi nagkita. So, chismis is life. Nag-chika muna. Chikang inatupang namin kaysa vlogging, kaysa mag-vlog or mag-video kasama si Ate Fatou. Ayun nga, ilang buwan kami hindi nagkita pero nagchismisan lang kami at hindi kami nag-vlog. Anyway guys, i-end ko na tong vlog natin kasi tulog na yung mga bata. So ayun nga guys, good night na and thank you again for watching. See you again to our next video. Bye! One eternity later. Hi guys! Welcome back again to my vlog. So for today's video, gagawa tayo ng ating dinner for tonight. Today is the 13th day of Ramadan. So samahan niyo ako guys para mag-prepare tayo ng ating iftar. Kung ano yung, ano yung lulutuin natin for our iftar. So ayan guys, huwag na natin patagalin. So samahan niyo ako for today's menu. Gagawa tayo ng soup, main course, and salad. Yun lang muna. So tara! So, ang menu natin today ay potato and carrot soup. Ito nga pala yung mga sangkap na gagamitin natin. Charan! Siyempre, papainitin muna natin yung kawali at lalagyan natin ng konting olive oil. Ilalagay na rin natin yung butter. Tutunawin muna yung butter. Tutunawin talaga. Ine-melt natin yung butter, of course. And then, ilalagay na natin yung onion at garlic. And igisa-gisa mo lang yan, guys. Maglagay din tayo ng isang kutsaritang tomato paste o kaya dalawa. Kayo na lang bahala kung tumansya. Pag nagisa mo na yung tomato paste na may bawang at sibuyas, maaamoy mo naman siya guys na mabango. So pwede na natin ilagay yung cubes na carrot at saka potato. Ayan, igisa mo lang siya bago mo lagyan ng water.
At ito nga, lalagyan natin lang siya ng pampalasa, smoked paprika, black pepper, salt, and isang Knorr cubes. Naglalagay talaga ako ng Knorr cubes para masarap. So yun guys, habang inaantay natin kumulo yung ating carrots with potato soup, gagawa naman tayo ngayon ng i-ready na natin yung ating rice and chicken. So samahan niyo ako. Lagi nyo na sigurong nakikita or napapanood kung paano ako magluto ng Turkish rice. Kaya naman, panoorin nyo ulit. Charot lang. So, ganyan nga pala pag-prepare ng Turkish rice. So, ang susunod naman natin gawin ay ang chicken strip. Ito ay para sa mga bata kasi guys, siya hindi kumakain ng ibang pagkain kung hindi manok at saka rice. Wala nang iba, hindi rin siya nakain ng soup. So, ito lang yung gusto niyang luto ng chicken. At ito nga, malambot na yung ating patatas at carrots. Kaya naman, pwede natin i-blend. At kung nakita niyong ganito yung texture, pwede na yan. Isunod naman nating iprito ngayon ang ating chicken breast. Naghiwa na nga rin pala ako ng watermelon at ito'y hindi nawawala sa ating table. Alam nyo ba mga ka-Elizy, hindi ako naghahanda ng marami pag Ramadan, lalong-lalo na pagkainan sa iftar. Pag kayo kasi ay nagpa-fasting, mabilis ka lang mabusog. Kaya nga pag lumalabas kami at kakain kami sa restaurant, lalo na pag open buffet, hindi namin nasusulit yung bayad kasi naman, hindi kami nakakain ng marami ni Mister. At ito na nga, ready ng ating table for iftar today. Binuksan ko na nga pala yung bintana para mas marinig natin yung azan at yung bomb. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-break ng ating fasting. Ami, you fall it! May a bomb is coming now. When is the bomb? I'll get hurt by accident. I was looking for the haircut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, ya Ilahi, ya